June Ray. Okay. Kasal kayo ni Cherry Ann? Yes, ma'am. 13 years na po kaming kasal, 13 ma'am. 13 years kayo. Opo, ilan ang anak ninyo? May anak po kami, isa 10 taong gulang po. 10 years old. Nasaan ang anak ninyo? Nasa kanya po, ma'am. Nasa bahay po. Nasa kanya. Okay. Hanggang kailan kayo na naging magkasama? Nagsama sa isang bubong? Bali, hanggang nito pong huli pong uwi ko, ma'am, nung bago po, ma'am, mag-election, ma'am. 27 po, ma'am, umuwi po ako, ma'am. Doon ko po na nakuha po yung ebidensya na matagal ko na pong pinaghihinalaan po na talagang meron po talaga silang relasyon. Umabot po ng 2 taon. Naniwala po ako sa sinasabi niya na wala po silang relasyon, magkaibigan lang sila, wala pong nangyayari sa kanila. Naniwala po ako. Simula po yung, bali po, ma'am, yung relasyon po nila, ma'am. 2021 pa po sila, way back September 2021, nagkakilala po sila, ma'am. That time po, ma'am, na bypass po kasi yung tindahan namin, ma'am, gawa nung sa ano po, ma'am, tinitinda ng misis ko, ma'am, na may tindahan po kasi kami, ma'am. Nag-retail po si misis ng LPG, ma'am. Bali, ma'am, si supplier ngayon, ma'am, nagtago na po, ma'am. Hindi naman po alam ni misis, ma'am, na yung supplier, ma'am, illegal po pala nag-operate ng ano, ma'am. Pero walang kinalaman yung supplier dito sa pagkahuli, ma'am, mo sa, yes, ma'am, bali, relasyon. Kinikwento ko lang po, ma'am, yung ano, ma'am, yung kung kailan po sila nagkakilala, ma'am. Okay. Tapos, ma'am, yun nga po, ma'am, nagkakilala na sila pa. Yung lalaki po, ma'am, siya po yung naging nagapagtanggol nung misis ko, ma'am, napanalo po nila yung kaso, ma'am, hanggang doon na po nag-start yung relasyon nila, ma'am, kumbaga na, okay, na dahil ang kanyang karelasyon, ay ipaliwanag natin ko bakit, ay isang person in authority. Yes, ma'am. Ano po, ma'am? CIDG po, ma'am. Assign ng CIDG Region 4B, ma'am. Okay, CIDG Region 4B. Opo, ma'am. Sila po yung nag-bypass, ma'am. Na, ano nito? Kaya po, talagang hindi po ako nagdalawang isip na pumunta dito, ma'am, dahil may panganib na po sa buhay ko, ma'am. Eh. Kumbaga, ma'am, pulis po yung kalaban ko, ma'am. Hindi po basta-basta, ma'am. Tapos dayo lang po ako dun sa lugar namin, ma'am. Kumbaga, ma'am, ano, ma'am, naniwala po ako, ma'am, na text complaint ko na po itong lalaki na ito, ma'am, sa CIDG headquarters, ma'am. Tapos yun nga po, ma'am, kinausap na po sila nung RC nila, ma'am. Na pinag-usap na itigil. RC, ang sabihin is regional commander? Yes, ma'am, pinag-kausap na po sila, ma'am, na itigil na po kung meron mga relasyon sila. So nangako naman po ito sila lalaki, ma'am, na ititigil na. Tapos, ma'am, malaman-laman ko po, ma'am. Hanggang ngayon po pala, ma'am. Ang lalaki ba ang kinukomplain natin ay may asawa, may pamilya? Binata po, ma'am. Kailan ba kayo huling nagkausap? Nung ano po, ma'am, nung after po ng ano po, election, ma'am. No, October 30. Yes, ma'am. 31 po, ma'am. 31. Pero hindi ka na umuwi doon sa bahay ninyo? Nung last po na uwi ko, ma'am, 31, ma'am. Umalis na po ako sa bahay nung 31 ng umaga, ma'am. Hindi niya na po ako nabutan. Dahil nga po, ma'am, nakuha mo na. Nakuha ko na po yung ebidensya, ma'am, na matagal ko na pong, okay, hinahanap, ma'am. Bago mo ilahad itong yung mga ebidensya mo. Cherry Ann, magandang hapon sa iyo. Cherry, kasi nahihirapan na din ako huminga. Cherry Ann, may sakit ako sa puso, hindi po ako makikipag-usap. Ikakalma ko lang muna 'yung sarili ko. Kakausap ako ng abogado para sa akin. Para alam ko rin 'yung ano, kasi nabablock ako eh. Baka hindi ko rin alam ko ano na yung sinasabi ko. Kung ano-ano ibato ko na ibato sa katiraan ng asawa ko. Ayoko din naman na yung asawa ko is mapahamak ko, masira na dahil sa mga sinasabi ko na, okay, wala naman na. Cherry Ann? Cherry Ann? Oo, si Attorney Aina Magpala ito. Kasama ko si Shari Roman. Sa pagkakaintindi ko, Shari Ann, online, live kasi tayo ngayon dito sa Wanted sa Radyo, sa Rafi Tulfo in Action. So sa pagkakaintindi ko, ayaw mong makipag-usap sa asawa mo? Hindi naman po ayaw makipag-usap. Yung asawa ko po ang hinihintay ko makipag-usap sa akin dahil nga po galit siya. Umalis siya ng galit. Wala, umalis ka. Actually, hindi naman talaga kami nag-away nung umalis siya. Bigla na lang siyang umalis at walang kahit anong pahala. Okay. So alam mo na ang kanyang complaint o ang irereklamo dito ngayon ay tungkol di umano sa pakikipagrelasyon mo sa isang service officer. Tama ba ako? Ng CIDG. Alam mo na yun ang kanyang... Oo. Yan ang kanyang nirereklamo. Alam mo? Huwag mo na i-deny. At may ebidensya dito. Alam, ma'am, ng alam ng mga tao diyan. Kung ano man po yung sinasabi niyang mister ko, hindi po ako magsasalita dito sa air ninyo. Okay. Kasi meron po kaming anak, meron po kaming pinapahalagahan po yung nararamdaman ng anak ko. Okay. Sangkahihiyan po para sa anak ko yung pag nabuli yung anak, paano na yung anak ko. Kung okay ano man, para sa aming mag-asawa naman po ito, kukuha na lang po ako ng sariling abogado.
kung gusto niyo po talaga ang tulungan yung mister ko, sige po, tulungan ninyo. Fritz, magandang hapon sa iyo. Live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. So, bigyanin na lang naman po. So, maghanap lang din po ako ng lawyer ko. Ayaw, hindi rin siya magsasalita. Pero meron yatang gustong sabihin. Ano Alvin, anong sinasabi mo na, anong sinasabi ng misis ko na may erectile dysfunction ako? Ay. Kaya sa'yo nagpapagamit ang asawa ko? Tapos anong sinasabi mo din? Kaya pang sabihin mo, sir, kung wala ka namang prueba. Meron akong ebidensya dito. Nakuha ko na lahat ng conversation nyo. Nainamin nyo dito. May nangyari sa inyong, may nagaganap sa inyong pagtatalik. Nandito lahat, nakalahat dito. Wag mong i-deny dahil nandito na nakalagay lahat. Tapos minura mo na ako. Yung misis ko walang reaction samantalang pagdating sa akin, sobrang tapang ng misis ko. Nandiyan po lahat tapos may mga pananakot pa po kasi si misis po ma'am, gusto na rin po na makipaghiwalay sa pulis na ito. Ngayon si pulis ma'am kasi nga nabababoy na yung misis ko, parang awang-awa na siya sa sarili niya. Ayaw po nitong pulis na ito dahil sinasabi niya po na kapag nakipaghiwalay yung misis ko ay babalikan niya po kami, idadami niya po lahat ng nakapaligid sa misis ko po ma'am. Tapos guguluin niya po yung negosyo. Nandito po lahat ma'am. Okay. Dalawang beses niyo na po itong sinabi man, tapos ma'am, marami pa po ma'am eh na parang nandidiri po yung misis ko ma'am sa parang ano ma'am, gumamit po kasi ng proteksyon nitong lalaki ma'am na para hindi daw po mahawaan si misis dahil tinamaan daw po siya ng sakit ma'am eh. Ngayon parang nandidiri po si misis dahil bakit daw gumagamit po ng proteksyon nitong lalaki na ito na pinandidirihan daw ba siya nitong lalaki na ito. Kumbaga doon pa lang po ma'am, malalaman niyo na po ma'am na may pagtatalik na nagaganap sa kanila. Okay. Tapos inamin naman po din ni Mrs. dito ma'am na dalawa lang kami na naging lalaki niya dito kahit inamin niya na ma'am na naging masamang babae siya dahil naipagrelasyon siya sa ano, okay. Nagkaroon sila ng relasyon. Alam mong pamilyadong tao 'yan, may anak kami. Kinausap na kita matagal na. Dalawang taon niyo na akong niloloko, kinausap na kita, naitigil niyo na. Gusto niyo pa na ipaabot ito, hinahangon niyo pa ang dalawa na magpatulpo. Ayan o, nakalagay dito, conversation, nakikiusap ako sa'yo sa huling pagkakataon, nalayuan mo yung asawa ko. Puro ka nalang sabi na lumayo na, nasa malayo na ako. Pero hindi, nasa malayo ka nga, pero umuwi ka, nakikita kayo. Tinigil naman na. Lahat kasi nung halingan. Hanggang napuno na ako, napaniwala niyo ako na magkaibigan lang kayo eh. Alam na mga tao dyan. Kung sino man yung nakikinig ngayon dyan. Meron din po ako ma'am, witness ma'am, nakakita sa kanila ma'am eh. Na ano ma'am, na nakakita po ma'am, may witness po ako ma'am, pero ayaw din po nilang ano ma'am, nabigla po kasi ako ma'am, kaya nasa trabaho po yung dalawang witness ko ma'am, na nakita po sila ma'am, na pumapasok sa ano ma'am, pumapasok at lumalabas sa isang hotel ma'am, tapos ano ma'am, yung sumasakay po si Mrs. doon sa sasakyan ng lalaki ma'am. Okay. Yung sa kotse ng lalaki. Kasi syempre ito, no, a matter of evidence. Nakikita naman namin na marami kang documentation na talaga na nakuha. Yes, ma'am. At kung meron pa tayong mga magbibigay talaga ng salaysay tungkol sa kung ano ang nalalaman nila o personal nilang nalalaman tungkol sa di umanong, anong tawag natin, relasyon itong dalawang ito, ibang usapan pa yun. Ma'am. Opo, ma'am. Makapagpapatibay. Opo, ma'am. Sa kaso mo. Pero unahin na natin, kasi dalawa ang pwedeng ano nito, Shari. Of course, there's the criminal aspect of the case na adultery on the side of Cherry Ann. At saka may administrative case. Yes, ma'am. Dahil alam naman ni Fritz, di ba, Alvin, na may asawa. May asawa po, ma'am. Oo, at saka ito, ayon dun sa, kasi mismong personal ninyo na chat ito, di ba? Yes, ma'am. Ni Alvin, at saka I am assuming na nakuha mo rin on social media o kung ano man, mga litrato o kung ano. Meron po, ma'am, na magkasama po sila. Although nakataligod, ma'am, pero inamin naman niya, ma'am, na silang dalawa yun, ma'am. Magkasama silang nasa ano, ma'am, supermarket, ma'am. Okay, may babasahin lang ako na evidence dito. Mm-hmm. Ito po ay message po ni Patrolman Fritz Alvin Faderogaw. Yes, sir. Kanina yes. Po ito message, sir, kay Ma'am Cherry na sinasabi na nasipa sa itlog. Nagka-erectile dysfunction, tapos ako ngayon ang binobo mo. Ako nga natamaan ng bola, hindi ako nagka-erectile dysfunction. Mga PI, kayo ang madumi, asawa mo ang madumi, kayo na nga ang nakahawa, kayo pa ang galit, ang gagaling, kayo na ang nakahawa. Maayos ako nakiusap, kanina kausap, pero pag ganito, mga sagot mo talagang hindi na rin kita gagalangin. Ano ka? Nagtatanong lang ako kasi wala pa namang final assessment yung doctor, tapos minasama mo ko. Wala
kapalang pake sa kalusugan ko. Paano kung cancer to? Ako ang sisisihin mo. Kaninong chat yan? Sir. Conversation po nila nung lalaki, ma'am. Ni Pritz tsaka yung misis ko, ma'am. Okay. So si Cherry Ann ang nagpapadala, ang nagpadala kay... Opo, ma'am. Si Pritz po, ma'am. Sorry, si Alvin. Opo, ma'am. Ang nagpadala niyan. Okay. Marami pa po yan, ma'am. Ano ba ang gusto mong mangyari ngayon, June Ray? Ma'am, gusto ko pong makasuhan ng administratibo itong pulis na ito, ma'am. Mapatanggal sa masibak po sa serbisyo. Dahil hindi po makatakaw yung ginawa niya, ma'am. May pamilya po yung inalantari niya, ma'am. Tapos, ma'am, hindi po siya karapat-dapat na maging public servant, ma'am. Dahil sinira niya po yung matagal kong iningatan na pamilya, ma'am. Kawawa po yung anak namin, ma'am. Dahil yung pinangpangarap po ng anak namin, ma'am, na lumaki yung anak namin na buo yung magulang niya. Ngayon po, ma'am, wala na, ma'am. Hindi ko na rin po tatanggapin yung misis ko, ma'am. Madumi na po kasi, ma'am, eh. Kasi, ma'am, pinatawad ko na po yun, ma'am. Ilang beses na po, ma'am. Mm. Apat na beses na po, ma'am. Ito nga po mo yung huling ano niya, ma'am. Yes, ma'am. Kausapin mo siya. Hindi, ayaw ko na pong kausapin niya. Hindi, dito. Hindi na po. Ayaw ko na kasi puro kasi nungalingan yung sinasabi niya, ma'am. Eh. Nangako siya dito, ma'am, oh, na kahit idinamay niya yung magulang niya, ma'am, kahit mamatay yung magulang niya, magbabagong buhay na siya, ay itatama niya yung mali, ma'am. Pero okay. Hanggang huli ma'am. June Ray, kasi merong salita kanina si Cherry Ann, ayaw lang niya magsalita, pero hinihintay niya na makipag-usap ka sa kanya kasi hindi daw kayo nakapag-usap. Hindi na ma'am, kasi ma'am nakuha ko na po lahat ma'am. Puro kasi yung alingan lang lalabas sa bibig niya ma'am. Kasi ma'am, siniraan niya rin ako sa lalaki ma'am eh. Okay. Ninakawan ko daw po siya ma'am, nilimas ko po yung bolt niya ma'am. Although may laman po yung bolt niya ma'am, pero barya. Kaya lang naman po inopen ko yung bolt dahil time ng election ma'am. Diniposit ko po yung baril ko ma'am doon sa bolt ma'am kasi ma'am, ano, election nga po ma'am, tapos kaya ko po binubuksan yun ma'am. Ngayon ma'am, andito naman po ma'am, may conversation June, din ma'am. June, paliwanag lang natin ha, ayaw mo lang ipamention, pero kasi na-mention na meron siyang diniposito na baril. Opo, nasa ma'am. Servisyo rin kasi si June Ray, pero hindi na lang natin sasabihin kung anong linya. But suffice it to say, legal na meron siyang baril. Opo, at tapos, yung protocol, sinunod lang niya. Yes ma'am, tapos, okay? Opo ma'am, tapos ma'am, parang tinakot niya po ako ma'am, nabuksan niya yung bolt, gagamitin niya po yung baril ma'am na hindi ko po ma'am na ganun po masama, andito po ma'am masama. Andito po ma'am nagagamitin niya daw po ma'am. Grabe po ma'am eh, hindi na po demonyo na po ang tingin ko sa asawa ko ma'am dahil hindi na po magaganda yung mga salita na binibitawan niya ma'am. Pat ikaw ba ma'am, matino ka ba ma'am, pati magulang mo idadamay mo na mamatay na pamilya ko simula bukas, magbabagong buhay ako, pero hindi naman po nagbago dahil pang apat na beses na po ito ma'am pinatawad ko ma'am, pero gumagawa pa rin po apat ng kalokohan. Apat na beses sa yes, iba't ma'am. Ibang lalaki? Hindi ma'am, apat na beses kong pinatawad dahil apat na beses ko po siyang nahuli ma'am. Dito sa lalaki na ito ma'am, isang tao po na ito ma'am. Hindi ko po mawari ma'am kasi ma'am tinanggap ko naman po yung misis ko. Alam ko ma'am na may nangyari na sa kanila ma'am. Okay. Ang gusto ko po ma'am, pagsisihan niya po yung pagkakamali niya, ayusin namin yung pamilya namin para mabuo ulit, mag-start over po kami ulit ma'am. Nangako po siya ma'am, naniwala po ako ma'am. Okay. At that time ma'am, para ma'am may assurance po ma'am na maniwala ako ma'am na talaga magbabago siya ma'am. Mm-mm. Binigay niya po yung ano ma'am, binigay niya po ang authorization ma'am. Kaya nakuha ko po yung ano ma'am, yung ebidensya ma'am. Okay. So, iyon siguro bahagi 'yon ng pagpapakita niya sa iyo na handa siyang magbago. Yes ma'am, magbago okay. Ma'am. Dito muna no, sasabihin ko lang na yung anak ninyo ay 10 taong gulang na. Opo ma'am. Sa ayon kasi sa batas, kung 7 years old and below ay dapat nasa ina pa rin. Pero dito sa pagkakataong ito ay may karapatan ka na pwede mong kunin yung bata. Okay? Para setting things straight lang para makita natin kung ano yung options. Although, kasama pa rin ang DSWD dito para magkaroon tayo ng tinatawag na home study o assessment para sa ikabubuti ng bata, ha? Ayoko po talaga sanang pumunta dito, ma'am. Sila po ang pumilit sa akin, ma'am. Kahit nandito po lahat, ma'am, naka-record naman po, ma'am, na i-print out ko na po, ma'am. Hinamon po nila ako, ma'am, eh. Kumbaga, ma'am, ako na nga po yung nagrabyado, niloko nila. Ang lakas pa po nila maghamuna, di magpatulpo daw po ako. Lagi nga po nila sinasabi, nasa na yung tulpo. Yung misis ko po, ma'am, lagi niya po sinasabi, asa na yung tulpo na pinagmamayabang mo. Hinahao po, ma'am. Mm-mm. Imbis na pagsisiyan po niya yung ginawa niya, ma'am, hinahamon niya pa po, tapos, ma'am, yung huling sabi niya po, ma'am, na hindi daw po ako kawalan, ma'am. Oo, hindi ako kawalan kasi nagamit mo na ako eh. Pinag-loan mo ako para sa negosyo mo. Tinulungan kitang umasenso. Pinag-aaral nga kita, di ba? Pinag-aral kita eh. Hindi pa tayo kasal. Nasa yun ang ATM ko. Simulat sa pool. Tapos sasabihin mo, nang bababae ako. Paano ako mababae kung wala? Mismong miss allowance ko na lang nabibigay ko pa sa'yo. Tapos sasabihin mo na nang bababae ako. Paano anong ipapanggastos ko sa babae na wala nga akong kulang na kulang ngayong
yung panggastos ko na sa'yo na lahat binibigay ko, tapos sasabihin mo, ganun, ibabato mo sa akin, binaliktad mo ako. Samantalang ang sabi mo nun, nung nahuli kita, sabi mo, due to curiosity lang, kaya nagawa mo, naglaro ka lang ng apoy, pero ikaw din yung napaso. Gusto mo nang kumawala, pero hindi ka makawala dahil ayaw na nung lalaki mo bumitaw. Yun ang sinasabi mo, di ba? Na magpapakamatay yung lalaki mo. Magpapakamatay yung lalaki mo kapag umayaw at parang... Okay. Magandang hapon po, Major Acorda. Hello, ma'am. Ang isa sa ating mga netizens na may reklamo tungkol sa pakikipagrelasyon ng isa sa mga kasapi ng Region 4B, CIDG. Allegedly po ay may relasyon itong si Cherry Ann Alvenda, ang asawa po ni June Ray, sa isang patrolman Fritz Alvin Faderogao. CIDG Region 4B. Sir, para lang po sa kaalaman ng ating mga netizens, ano po ba ang proseso para po ay mabigyan ng pagkakataon o matugunan itong complaint ni June Ray Alvenda? Ano po ang proseso sa inyo, sir? Hello, ma'am. Magandang hapon po sa lahat. Gusto ko, ang complaint natin po, ma'am, natin, punta na lang ito sa opisina para mabigyan ng action. Okay. Para makausap natin yung, para malaman natin yung reklamo niya. Okay. So mismo pong sa opisina ninyo, papupuntahin namin sir ha, diretso na sa inyo. June Ray, narinig mo si Major Manrico Arcorda, Deputy Chief na ito mismo ng CIDG Region 4B. Sir, Major Arcorda, sasamahan po ng aming staff, ng staff po ni Senator Idol Rafi Tulfo, si June Ray dyan sa tanggapan ninyo, dala po ang lahat ng kanyang ebidensya. By the way, sir, meron pong with consent po ito, no? Itong yes, lahat ng documentation. Yes, ma'am, may consent po yan, ma'am, lahat, ma'am. Mm-mm. Alam niya po yan, ma'am. Mm-mm. So, marami po, including photos, videos, at meron pong dalawa na maaari pong maging, anong tawag natin nun, Shari, magbigay ng testimony tungkol sa personal nilang alam sa relasyon na ito. Yes, ma'am. Oo. Yung pisna na yun, ma'am, matagpuan rito sa Barangay Suki, Calapan, Oriental, Mindoro. Opo. Sir, ano lang, tanong lang, kasi merong allegations po ng pagtatangka na pananakot po. Medyo may threats po, whether it is grave or not is something that needs to be discerned. Pero may tangka po na pananakot itong si Patrolman Fritz Alvin Faderogao sa buhay po nitong mag-asawa. Yun po ang isa namin gusto ipaabot sa inyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mm-mm. Major, siguro ang mangyari po, baka pwedeng ipa-relieve nyo na muna po habang ongoing din po yung investigation. Dahil ito rin po ay sasampahan din po ng kasong maliban po sa administrative case, criminal case po para po doon sa adultery. Po. Opo. Ganito na lang po, Major, samahan na lang din po namin sa tanggapan po ninyo. Baka sakali makapag-usap din po si Patrolman, si Ma'am Cherry and si Sir sa inyong tanggapan. Yes, ma'am. Okay po. Maraming salamat po, Major Manrico Acorda, ang Deputy Chief po ng CIDG Region 4B. Maraming salamat po, Major Acorda. Magandang hapon po. June, meron ka bang natutuluyan ngayon? Nandito ba ang mga kamag-anak mo? Meron ka bang... Naka-off-air na po ba, ma'am? Hindi pa. Meron naman po, ma'am. Yung father ko po nandiyan po sa labas. Okay. Bali po sa Bulacan naman po kami nakatira, okay, ma'am. Okay. Nag-aalala lang ako kasi very emotional pa si June Ray. Mm-hmm. At saka higit sa lahat, June Ray, huwag kang titigil sa pag-reach out sa anak mo kasi 10 taong gulang na yan. Yes, ayaw naman natin na marinig pa niya sa ibang tao kung ano man ang namamagitan sa inyong mag-asawa. Pero caution rin lang, hindi kailangan malaman ng bata lahat ng detalye. Ma'am, ha? Pinapakita niya po mismo sa bata yung ginagawa nila, ma'am eh. Yung kinakausap, habang kausap niya po yung lalaki, ma'am, nandun po yung bata katabi niya, ma'am, sa kwarto. Actually, meron tayong video, pero hindi na po natin ipapakita. Huwag natin ipakita kasi yung bata. Nasa kama po sila, yung si Ma'am Cherry and yung bata. Ma'am, at parang video call po, ma'am. May ginagawa po si Ma'am. Something na pinapakita okay, po niya. Okay. Mm-hmm. Sige, naintindihan na natin. Mukhang malalim na malalim nga ito, Shari, at marami tayong paghuhugutan at magagamit na ebidensya. Anyway, nandiyan naman na, we start with the administrative case and then gugulong na rin yes, para po sa kasong adultery. Mm-hmm. Ang masasabi ko po lang, walang po sa misis ko, ma'am, minahal ko siya, ma'am, na totoo, ma'am, naging totoong tao ako, ma'am. Although may pagkakamali siya, ma'am, pinatawad ko naman siya, ma'am, eh.
Pinatawag ko siya ng ilang beses, ma'am. Pero ginago pa rin niya po ako, ma'am. Tanggap ko naman po, ma'am, na may nangyari sa kanina. Tinanggap ko po siya, ma'am. Ang gusto ko po, ma'am, magbago siya, hiwalayan niya yung lalaki, ma'am. Pero patuloy pa rin po kasi, ma'am, eh. Hanggang sa, ayan, ma'am, nakakuha na po. Naniwala po kasi ako, ma'am, na magbabago siya, ma'am. Eh, dahil dinidinay niya po talaga, ma'am, na walang nangyayaring pagtatalik, magkaibigan lang sila. Marami pong nakakaalam, ma'am. Halos buong Pinamalayan, ma'am. Alam niya, ma'am, kasi, ma'am, itong misis ko, ma'am, online seller, ma'am. Nakikita yan, ma'am. Laging nasa laman din ng kalsada yan, ma'am. Nakikita ng mga tao, ma'am, na iba yung lalaking kasama niya palagi, ma'am. Lagi siyang nakasakay sa sasakyan ng lalaki, ma'am. May sasakyan kami, ma'am, pero doon siya sumasakay sa sasakyan ng lalaki, ma'am. Ilang beses po naglayas yan, ma'am. Pinasundan ko yan, ma'am. Gabi, ma'am, naglayas, ma'am. Sumakay sa sasakyan ng lalaki. Yes, ma'am, iniwan sa bahay, ma'am. Mag-isa? Hindi, ma'am, yung mga tawa niya kasi, ma'am, doon po nakatira sa... Yung business po kasi namin, ma'am, na online selling, ma'am, sa mismong sa bahay din po namin, ma'am. Iniwanan niya po doon, ma'am, sa isang tawan niya po, ma'am, na doon na po na tumitira din po sa bahay, ma'am. Yun po yung pinapatabi doon sa bata, ma'am. Tapos siya po, ma'am, nandun po sa lalaki niya, ma'am. O, Junrey, paalala lang ha, hindi nagtatapos ang buhay dito sa pangyayari ito. Tandaan mo na meron kang anak, 10 taong gulang na, yes, at may kinabukasan siya. Opo, ma'am, hindi ko po pababayaan yung kaya ko naman pumbuhayin yung anak ko, ma'am. So, yun na lang muna siguro, Shari, at aasistihan, tutulungan ka ng staff natin sa Wanted sa Radyo. Okay. Sige po, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, sir, ha? Salamat po, magandang ma'am.